part, ito salama ko na sa subdivision pala na yun, haunted pala siya at kapag may lumabas sa batang babae na nagpapahalit, huwag mong papansinin, kundi magiging biktima ka ng curse. And then, eh, pinansin ko. So, ang tatakbuhin ko na story is kung makakasigil ako and kung paano ako makakasigil. Ikaw ba in real life, pag may lumapit sa yung bata, tapos ganun, patulong, ganyan-ganyan, tapos biglang... Oo naman, tutulungan ko talaga siya, pero dahil after kung ginawa yung movie na to, malamang ka na. Titinan ko muna siya, sabi ko muna, tulungan ko na lang, at least kapag na-tegi man ako, sabi ko nakatulong ako. Kung nakain man ako ng first, at least nasabi ko naging mabuting tao ako dahil tumulong ako. Ano ba yung first ano, horror film mo? At the basement ko. Okay. Ano yung banal? Yung banal ko. Kasama ko po din sila, bigyan ko mali sa Philippines. Mahilig ka sa horror, Andre? Yes po. Mahilig ako sa gory. Mahilig ako sa suspense. Yung mga patatakutan. Opo. How does it feel yung success ng kadena nito? Sobrang saya ko kasi hindi ko naman in-expect na magiging ganun siya na successful. Nakaka-pressure din and sobrang nagpapasalamat ako sa Lord na naging ganun siya ka-successful. Nagalit ko siya, sabi ko siya ganun. Ano feeling mong tawag siya, Princess of Dayton Zero? Nga, may title ka na. May title na sobrang saya ko po kasi tulad po nung sinabi ko kanina, matagal ko na pong pinangarap ng ganun, lalo-lalo na idol ko si Ate Kathleen, idol ko yung Kathleen, at sila, di ba meron silang teen queen, teen king, yung mga ganun. So pinangarap ko talaga na lala ko matagal na title na yun. Prince eh. So sino yung teen prince? Si Seth. Pero kumusta kayo ni Seth right now? I'm sure working relationship, friendship niyo. Okay naman po kami. Kanina magkasama lang po kami kasi may interview din po kami ngayon. Andrea, kwento mo naman yung ano, yung bahay na pinapagawa mo. Kayo, Owler. Ayun po, bina-work out pa lang po yung mga approval and stuff. Ngayon, hoping nga po na sana makakasimula. Siya ang okay, location city lang. Yes po. Anong look o ikaw ba mamimili nung ano ni Chira nung ano? Ah, okay. Siyempre kahit ako man yung nag-aano din, kailangan pa rin ng consultation with my mom. Hindi ko naman pwede gawin. Pagkat ako pwede na, gagawin ko na kayo. Andrea, nagpapala ka lang ngayon bumili ng house. Yes po. Last time, remember na nung nakausap ka lang before, sabi mo ni wala kang aircon. Opo. O ngayon ba may aircon? Update? Yes! Yes! Diba? Tinayagan ako nitong summer lang kasi sabi ko sa mama ko, mama. Sobrang init. Oo, oh, wag pa naman sa akin. Napakainit ang summer dito sa Pinas. At isa ko, syempre, tapos sa pagkakalang. Pawis na ako kagad. Kasi tulog akong pawis. Pag ang ko, pawis ako. Sabi ko, paano ko naamoy ako mga artista? Matchismis pa ako. Bawal ng buho, diba? So, pinagbigyan ka ng mami mo. So, pinagbigyan niya ako, pero sa isang kwarto lang. So, lahat po kami magkakapatid, nandun na sa isang kwarto na yun. Tapos, meron... Kwarto mo yun? Opo. Ay, hindi. Kwarto po yun ang mama ko na nagkasama lang kami ang lahat mga kapatid. And since yung mami ko ayaw niya sa aircon, umibot siya sa kwarto ng kapatid ko. And, masasalitin ka ako eh. May aircon na siya. May aircon na yun. May timer, may timer. Pwede lang sa gabi. Hanggang 6 o'clock. Hanggang sa pagkagising. Eh, ano oras ba magigising? 4 a.m.